Good morning and welcome back to my channel. Today is Wednesday here, Tanan Kiskoviko. And andito po ako sa aming living room. And as of now, nagbabacuum po tayo ngayon kasi medyo madumi na yung aming pamamahay. So kailangan na tayong maglinis. So ayan guys, nagbabacuum ako. And natutuwa ako kasi tingnan nyo yung aming weather. Ang ganda-ganda ng aming weather today again, guys. And tinitingnan ko yung aking flowers dito, guys. Tingnan nyo. Ang ganda-ganda ng aking flowers. May nagbigay nito sa akin, guys. Hindi. Kasi, guys, nung Bapua Day, nung May 1, may nag-visit sa amin na couple. Pareho silang Finnish. And then yung babae, yung lady din, binigay, dinala niyo to para sa akin. Sabi ko, oy, ang sweet naman. And ayan guys, oh, iba-ibang color. Ganyan yung flowers nila dito guys. Ayan, ang ganda. So ayan, nandyan lang siya, sana tumagal siya. Yung flowers na binigay sa akin ng asawa ko nung bago akong dating dito, hindi ko tinatanggal dyan sa flower base namin kasi gusto ko siya nandyan, nakikita ko ba, kaso tuyong-tuyo na talaga siya. Pero ayun, nung binigay yan sa akin, nung bisita namin, nung friend ng husband ko, pinalitan ko na lang din kasi wala akong mapaglagay na iba. So ayun, nagpalit na ako pero okay lang, sabi ko, sige lang. Ganun talaga, natuyo na siya. Alangan naman, hindi natin itapon. Hi guys! Nandito ako sa labas ng aming bahay. Iiwasan ko nga pala magsabi ng guys kasi nakakairita yung guys ng guys, no? Pero ayun ba, hindi ko maiwasan kasi kung hindi magsalita ng guys kasi ano bang itatawag ko sa inyo? Magpo na lang siguro ako, no? Para magalang. Pero lagi naman talaga ako nagpupo. So ayun, andito po ako sa aming wood area, wood storage po. Kasi tapos na tayong maglinis ng bahay. And ang ganda ng weather guys. Tingnan nyo. Ano na po dito, 10 a.m. na. And kinukontinue namin ng asawa ko yung aming... Ayan, mga kahoy, kahoy-kahoy, ang dami na naming kahoy. Ano po dito, para kaming ang tawag dyan, habang maganda yung panahon, habang may init, hindi nag-i-snow, hindi umuulan, nag-iipon kami dito ng mga kahoy na magagamit namin sa araw ng taglamig. Ganun po dito. So para kaming, alam nyo yung kwento ng grasshopper at saka langgam, ganun po sila dito, napansin ko, sa hanggat may araw, hanggat maganda yung panahon, talagang magtatrabaho sila, mag-iipon sila para sa panahon ng taglamig or tag-ulan or kung ano mang meron silang madudukot, ganun sila dito guys. So ayun o, nag-iipon kami. So itong mga ganito is magagamit namin this year, this coming autumn and winter, and then next year. So ganun po. So talagang napaka-importante ng kahoy dito, ng wood, pang-init ng bahay, ng sauna. And kung wala namang woods, hindi naman kailangan ng wood yung bahay, pang-init ng bahay, electric. So ayun guys. Pero mas na-appreciate namin ito, wood, and of course, tipid siya compared dun sa electric. Pero ayun. Ayun po, andito kami ngayon. Yung asawa ko nagdala ng wood doon sa aming heating system. So, pumunta ako dito. Ayan. And then, ayan o. Nagpuputol ulit. Kasi, Wednesday today, wala naman kaming kailangang puntahan na office or something. So, ayan po. Nakikita nyo to, guys. Ayan. Ito guys yung mga part na may mga yung may mga pako, yung yung maliliit na to. Ito yung madalas yung i-vacuum dun sa namin, hallway namin. Kasi syempre yung sapatos mo pag pumasok ka, papasok dun sa carpet. So ayan, ito yung binabacuum ko kanina guys. So ito siya. Ito yun guys, pag may pako, syempre ikakat to, tapos itatapon, hindi na magagamit. So, kung marami kaming ganito, tinatanggal ko yung pako para magamit yung wood. So, ayan.
Meron kaming kahapon, guys, bumalik kami doon sa landfill. Kumuha kami ng ano ng mga kahoy ulit kasi madami ulit. So ayun, meron kami dito sa trailer namin. So yun yung kailangan naming tanggalin. Ayan lang. Kanina nandito na yung asawa ko, nagtatanggal na siya. Hinahakot niya na to habang nagbabakyum ako. So ayan, ito guys, oh. 'Di ba? Mahahaba. Gagandang kahoy nito, guys. Sabi ko nga, anak ko, kung nasa Pilipinas to, grabe. Ang ganda po. Ayan. Tinatapon na lang dito po. Kasi, kumbaga, wala na silang paggagamitan yan. And, wala naman silang mapagtapunan sa mga bahay nila or kung saan man. Doon talaga sa lugar na yun na pinupuntahan namin, landfill, yung tapunan ng mga paglagayan ng mga ganitong, items, waste items. Si Rube! Yung kapitbahay namin na may dalawang babies na aso. Nagkawaysa. Kinawayan ko. Yung greetings pala dito, guys, sa Finland. Kapag ka, halimbawa, may igigreet ka. Tirve! Hey! Paiva! Mga ganun, guys. Yung parang, hello, hi! Good morning! Yung mga ganun, greetings. Ah, good morning dito, guys. Hiva huamenta! Or pwede naman, huamenta! So, ganun. Ganun dito. Iba, guys, yung language dito. So, ayun. So, kung minsan mapapansin nyo, nagsasalita rin ako ng ganun. Yung mga greetings. Terve, ganun. Hey, moy. Mga ganun, guys. Tapos yung goodbye dito sa kanila, guys. Moy, moy. Mga ganun. So, yeah. Ayan, guys. Oh, maghahakot ako ngayon, guys. Nakita nyo kahapon sa video ko, no? Yung paghahakot natin. Pagsibak natin ng kahoy. No, normal lang yun dito, guys. Kumbaga, nai-enjoy ko siya. Hindi ako nagre-reklamo kasi gustong-gusto ko siya. Actually, pag nandun kami sa landfill, tuwang-tuwa ako niyan kasi alam mo yung fresh yung ano, yung air, and then ang ganda ng paligid, may mga ibon na lumilipad-lipad. So ayun, guys. Mas na-appreciate ko, guys, yung ganito kaysa nasa city. Hindi ako natutuwa sa ganun. Pareho kami ng asawa ko, mas na-appreciate namin yung ganito. So ayan. Ayan, guys, mag-work muna ako dito, guys, ha. Update ko kayo mamaya. Hello po! Andito ako sa aming sauna. And magre-refill ako ng aming mga kahoy dito, guys. Kasi konti na lang siya. Ayan o. So, meron akong dala dito. Yung bag na lang galing dun sa labas. Nilapag ko muna kayo dyan, guys. Ah, para makapag-refill ako ng aming sauna wood. Ito po yung mga sauna wood namin. Ganito lang sila kaiikse. Kasi kasya lang dito sa aming ano tawag dito? Oven. Sauna oven. Oven po siya, pero ang iniinit niya yung ano, mga tao. Sino na po sa inyo nakapag-try mag-sauna? Maganda po yung sauna sa katawan. Kasi, talagang lalabas yung mga pawis nyo and ang gaan sa pakiramdam pagkatapos mag-sauna and then mag-shower ng maligamgam. Sarap po matulog kasi talagang fresh yung feeling nyo. So, ayan. Ito nga pala, guys, yung sabi ko sa inyo, yung ginagamit namin na pang, di ba, gagamit ka ng lighter or posporo. Tas ito yung pang ano ba, pang amak ba, para makagawa ka ng, ito yung sisindihan mo, tas ilalagay mo doon para madaling magkaroon ng apoy. Tinatanggal ko ito siya, guys, kasi, ayan o. Natanggal ko, tapos ito yung ginagamit ko. Instead na gagamit kayo ng papel or ng plastic, di ba? Eh dito, ganito, yung balat ng kahoy. So, ayan. Kasi, kumbaga po, walang sayang sa kahoy. Talagang magagamit talaga siya.
So, ginigilid ko yan siya pag na may nakita akong ganitong balat, tinatanggal ko. Kasi po pala, bawal dito bawal po magsunog dito ng damo, plastic, papel, bawal po. Mga kapagkamalan nila, may sunog yun sa lugar ninyo. So, hindi po siya allowed. So, nakita nyo kanina guys, yung aking asawa, nagpuputol siya ng aming mga kahoy gamit yung kaniyang. Labas na tayo ng sauna na guys, punta na tayo sa lapas. Nagagamit siya nung ano yung tools na pamputol ng kahoy. Kasi guys, pantay-pantay and madali yung pagputol. Sa labas na tayo. Alam niyo ba guys, sabi ko sa asawa ko, magtanim tayo ngayong summer. So sabi niya, oo, kung gusto mo, magtatanim tayo. Dito guys, ang itatanim namin is patatas. Tapos itatry ko rin magtanim ng carrots. And yung friend namin, friend ng asawa ko na Finnish lady, bibigyan daw ako guys ng grapes. So, I know, not grapes, strawberry yung pangtanim. So ayun guys, excited ako. Magtatanim kami guys sa summer. Ayan guys, second ano ko to, refill. Second bag. Malapit na siyang mapuno, so kunti na lang na ano, nalagay. Tingnan nyo guys yung mga wood nila dito. Diba mga ano pa, kumbaga sa atin, good lumber. Pero, ayan, panggatong dito guys. Yung aming ilaw dito guys, oh, parang crystal yung ano ba, bola ba ng ano, makakita ka ng kapalaran. Nung bago ako dating dito, sabi ko sa asawa ko, yung ilaw mo dito, parang makakita ka ng ating kapalaran ba? Ano na daw to guys, matagal na to. Hindi ko alam kung ilang years na tong ano na to, ilaw na to dito. Tapos na ako guys, mag-fill ng aming ano, sauna wood. Maglagay ng sauna. So, papasok na ako guys sa bahay ulit. Kasi guys, gutom na ako. Sabi ko sa asawa ko, kain na tayo. Sabi niya, sige. So, mauuna na ako dito sa bahay para initin ko yung aming pagkain. Meron kaming ano guys, madami akong nilutong adobo kahapon. Gusto niyo, kain tayo. Yung malapit dito sa amin. May adobo ako. Ayan guys, nagtanggal na ako ng aking ano, working clothes. Hinitin ko yung aming ulam. Nagluto ako ng adobo kahapon, diba guys? So ayan, iinitin ko siya para makakain kami. Mabigat ito. Ayan. Pero kayang-kaya. Diba? Dami, no? Pang barangay. Ano siya, guys? 750 grams na pork. Yung niluto ko kahapon.
And of course, madaming patatas and then saka carrot. So madami talaga siya. Pero okay lang yun kasi guys. Gusto namin, gusto ng asawa ko yung iniinit siya. Lalo siyang ano, mas masarap daw. Then meron, tingnan nyo guys, magtataka kayo, ang liit ng rice cooker namin, no? Ganito talaga dito guys, kasi hindi sila mahilig sa rice. In fact, nung yung asawa ko lang nandito, yung 5 kilos na rice niya guys, mga 1 year niya yan bago maubos. Sa akin, yung 5 kilos, nung bago akong dating, bumili kami ng 5 kilos and more than 1 month lang guys, ubos na. Alam niyo naman tayo, Filipino. So, nakikisama na rin yung asawa ko. Eto guys, tingnan niyo to guys, rice cooker namin. 1 liter lang to guys. Tama ba? Ayan guys, oh. Liit lang. And kahapon, nagsahing ako ng 2 kalahating takal. Doon sa takalan guys, ng ano, ng bigas. Ito, 2 kalahati dito. And alam nyo ba, ang nakain namin, kalahati pa lang. So, ayan. Oh, ito yung kalahati, kakainin namin ngayon. Ganun dito, kaano sa rice. Po, mga rice, kumbaga hindi mahilig sa rice. Pero, ako, masarap sa adobo may rice, diba? So, ayan. Hati kami nito ng asawa ko. Kunti lang mag-rice yung asawa ko. Hindi siya ganun kaano po mag-rice. So, ayan. Kakain kami. Initin ko lang siya. Para pagpasok niya, ready na yung aming food. Foodie. Hi, guys! Papunta kami ngayon, guys, dun sa ilog na pinuntahan namin. And, magta-try ulit akong mamingwit. So, ayun, guys. Mag-end na ako sa vlog ko for today, guys. Kasi gabi na kami makaka-uwi mamaya. Siguro mga past 8 p.m. na. And, ngayon is mag-6 p.m. na dito, guys. So, we are at the way na. So, ayun, guys. Thank you for watching. And see you again tomorrow.